iiwan ang kanyang third party at ikaw lamang ang kanyang pipiliin o ikaw ang mas kanyang mamahalin. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and mag-anapin na videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking video dito sa loob ng aking channel. Mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp na imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po ituturo ko sa inyo paano niya iwan ang kanyang third party dahil lang sa iyo. O siya na po ang kusang iiwan o siya na po ang kusang mang-iiwan sa kanyang third party. So, dito po ay kailangan na natin ang ating gagamitin is kailangan natin maghanda ng pink or pulang kandila. Kailangan din natin dito ng maliit na pirasong papel at panulat. And kapag ready na yung akin na ibanggit, kailangan mo lamang i-claim sa inyong sarili na gustong-gusto mo itong gawin. I-claim mo na ito ay para sa inyo or i-claim mo na gusto mo itong gawin na gusto mong iwan niya ang kanyang third party at kailangan buo ang inyong loob, tiwala at paniniwala sa paggawa nito dahil yun po ang pinaka-importante sa ating paggawa ng isang ritual. Ngayon po, kapag ready ka na ay pwede mo na itong umpitsahan. So, ganito po ang ating gagawin. Dito sa isang maliit na pirasong papel, isulat mo dito ng isang bisis ang kanyang pangalan at apelyado lamang, isa lamang pangalan ng inyong partner. Yes po. Isulat ninyo ang pangalan na inyong partner at kapag naisulat nyo na, sindihan mo ang kandila. Pula or pink na kandila lamang ang ating dapat gamitin. Pwedeng bago, pwedeng gamit na. And kapag nasindihan mo na ito, syempre tutuloy yung wax niya. Ilagay or ipatuloy nyo dito sa kanyang pangalan. Dapat yung kanyang line ng pangalan na inyo isinulat, matakpan ito lahat ng wax ng kandila. So, habang pinapatakan ninyo ito ng wax ng kandila, paulit-ulit po ninyong sasambihin sa isip lamang na iiwan mo siya o iiwan mo ang iyong third party at ako lamang ang iyong pipiliin. Iiwan mo ang iyong third party at ako lamang ang iyong pipiliin. So, paulit-ulit yun. Kahit na sa isip lamang ninyo, sasambitin yung inyong mga gustong sabihin habang pinapatakan ninyo ng wax ng kandila ang kanyang pangalan. Dapat po, matakpan ng wax ng kandila ang kanyang pangalan. And, ayun po. Kapag natakpan na po yun lahat ng wax ng kandila ang kanyang pangalan, patuyuin ninyo dahil basa pa yan yung wax ng kandila. Hayaan ninyo na tumuyo ang kanyang ang wax ng kandila and huwag ninyo siyang tupiin. Hayaan po ninyo na naka-straight po. Hayaan po ninyo na naka-straight and ayun po, yung papel na nilagyan ninyo ng wax ng kandila, itago nyo po yun. Kung maaari ay kumuha kayo ng pulang tela or di kay pulang papel, ibalot po ninyo ang inyong ginawang ritual para sa kanya. Itago nyo po yun. Pwede pong ilagay sa inyong ilalim ng inyong kama or sa ilalim ng inyong unan or sa doon po sa loob ng inyong unan. Ilagay po ninyo or saan nyo po na pwedeng itago na safe siya at hindi ito pwede makita ng ibang tao. So, ayun po, gumawa lamang tayo or gawin lamang natin ito sa araw ng Tuesday and Friday o di kaya kabilugan ng buwan or masinag ang buwan. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.